tigas ng dikit ko. Parang may pumipigil. Mm-hmm. Parang may nakaakap. Yan yung tigas. Mm. So, ginagano niya dun muna? Nilipat siya dito sa wheelchair. Hindi mo siya din. Hindi mo mag-isa. Tinatulungan lang yan. So, i-drain lang lagi ni ano, yung catheter. Kasi pag nalaman niyo po umakyat, may ano po, may iikapok po dun. So, pag na-drain po yun, tuloy-tuloy po. Yun. So, kaya kailangan dapat din. Ah, so, kaya ang pala. Kailangan talaga din i-drain niya. Hello po, Tay. Kamusta po? Pangalan po nila, tsaka edad po? Joen. Ilang taon na po sila? 58. 58? 58 years old na ako. Bata this pa. December, last December 14. So, ano po yung ano nyo? Na paano po kayo na punta sa kalagayan na yan at naka-wheelchair na lang po kayo ngayon? That dahil na, po sa? Dandun sa CIS. Sa likod o sa spinal. Sabi ni nung doktor sa akin na nagpa-check up ako, meron daw cyst na ano yan, iniipit niya yung mga nerves. Mga nerves ko, pati yung dati nga nakakagalaw pa tong paa ko. May nakakapag-drive ako, tricycle, ngayon hindi na. Nawala na dahil nga nawala ng unang-unang nadali sa akin itong right foot ko. Wala. Tapos ngayon yung ano ko, sex organ ko, hindi na kailangan, nakakatheter na ako. Opo. Hindi na ako na iihi ng normal. Kaya medyo nahihirapan ako. Sa pagkilos, thank God dahil ginagayad naman tayo ni Lord na naisip niya sa akin kung paano makakilos, paano bumangon. Nakaroon ako ng idea na hindi ko kasi ayoko ng kahiga lang. Gusto ko kahit pa paano makakilos ako. Palipat na ako mag-isa sa wheelchair. Before, hindi. Before, hindi. Actually, bago pa nga mangyari yun, nabundol pa ako ng isang... Ah, na-aksidente po kayo? Oo, na-aksidente ko sa isang, dito sa may bicycle lane, sa may Caltex, na binundol ako ng isang Indiano. Oo, isang tangang Indiano. So, paano po yung ano? Nareglo lang, walang assistance na binigay? Yun yung, ano yun, ang nagbigay naman siya, pero hindi sapat. Saka hindi siya tumupad doon sa agreement na ginawa namin nun sa police station. Oo. Ano po yun? Motor? Or sasakyan? Single na motor. Magkaangka sila eh. Oo, magkaangka sila. Ayun, nadali ko. Narinig ko lang, umingit yung preno, yung pala ako na yung sasalpokin. Pagkurap ko, pagdilat ko, andun na ako sa bangketa. Buti naman yung... So, sa likod or sa... Sa likod. Ah, dito. Oo. Kaya yung siyang... Ito po yun? Hindi yan. Ah, bago na to. Bago na yan. So, wasak yung isang wheelchair niyo po? Wasak yung motor kasi yun ang tinamaan nung una ng motor niyo. Kaya nawasak. Pero kung hindi siya nawasak, kaya lang malamang ako wasak. Kasi sa likod ko lalama eh. Bali yung 5 ribs ko. Yung left hand ko, may problema rin, fracture. So ano pong nangyari nun? Therapy po kayo, tsaka hindi. Na semento yan? Wala, dapat wala. Na semento. Opo. So paano po yung fracture niyo dyan? Hinayaan lang. Oh? Yeah. Kasi sabi sa akin dito sa district, ano eh, hindi na daw kailangan na-operahin dahil na-automatic na nag-heal naman daw yung katawan natin. Yung sabi nila. Pero totoo naman, nakita ko na, naramdaman ko na, at mabilis niya eh. Oh. Thank God kasi because of prayer, okay, mabilis eh. Opo. 1 month pa lang noon eh, nakakabangon na ako eh. Oo, nakakabangon na ako. Pero talagang ano to, bali yung lima. Hindi nang
ano ko, ribs. Nope. Sa pati ito. Kaya talagang bedridden ako noon. Nagkaroon pa ako ng bedsore. Oo, buti na lang may tumutulong sa akin, isang kaibigan ko. Siya yung naglilinis ng bedsore ko. Opo. Oo. Siya ang nag-ano. Ano po yung dating hanap buhay niyo po nung hindi pa po kayo na ano? Nagkaganyan yung kalagayan niyo po? Anong dati, nung nasa, andun ako sa Caloocan ako noon eh. Mm-hmm. Oo. Nagagawa lang ako ng mga, nagre-repair ako ng mga electric pan. Mm-hmm. Yung mga small ano, electronics. So nagtatrabaho po talaga kayo. So nakakalakad po kayo dati in short? Ganun. Hindi. Paralyzed pa rin po. Ano na ako talaga polio PWD. Victim. PWD. Polio victim kasi ito. Ah, polio. Oo. Mm-hmm. Pero kahit polio victim ako, nakakilos ako nung... Nakakadrive. Ako, gusto ko. Opo. Nakakadrive. Nakakatry si Ken. Opo. Nakapaglinis ako ng bahay. Yun. Kumbaga, yung polio dyan, isang paa po? Both feet, pero... Mas malakas yung kaliwa. Mas mahina yung kaliwa. Ah, mas mahina yung kaliwa. So, ito, malakas to. Oo, po. Tapos, dinadala nyo lang po ito. Oo, hinihina ko lang yan. Parang props na lang. Opo. So, PW talaga, polio talaga po. Talaga. Tapos, nagkaroon kayo ng sisa. Oo, dito nga, itong 2020, after the pandemic, yun, napansin ko, hirap akong kumilos na. Hindi na ako makaakit doon sa motor, sa sasakyan ko. So, nag-decided to, to check up na. Sabi ko sa sister ko, te, tulungan mo naman ako. Kasi, hindi ko alam bakit hindi ako makaano. So, iniisip ko, baka tumaba lang ako. Mm-hmm. Pero nag-diet ako, doon pa rin, hanggang sa nag-request na yung doktor ng MRI, doon namin na-discover na yung sa spinal ko raw merong cyst na iniipit niya yung nerves. So yun yung problema ko, ang laking halaga ng kailangan. Opo. Oo. So bago po yan, yung polio niyo po, ano po yan, since birth po yan? Hindi eh, yung pagiging polio ko, actually pinanganak ko normal. Opo. Then, 4 months, baby, nilagnat daw ako ng mataas, sabi ng mother ko. Eh, nung araw kasi yung doktor natatawag eh, sa bahay. Opo. So, yung doktor namin, family doktor namin nung araw, sa kagustuhan niya bumaba agad yung lagnat ko, in-inject niya ako sa left side, sa pigi. Mm-hmm. Ngayon, tinamaan yung ugat. May ugat siya ng damage. Na yun ang reason kung bakit ako nagkaganito. Pero ang sabi sa San Lazaro Hospital, nung araw kasi yun ang mga dalahan. San Lazaro Hospital, sabi, polio raw. Mm-hmm. Pero nung lumaki na ako, nagkaroon ako ng kaibigan na doktor dun sa amin, pinuwento ko yung history, sabi niya, hindi kayo, hindi ka na polio. O siya nung doktor. Mm-hmm. Kasi na-damage niya yung ugat mo, kaya ka nagkaganyan. So sabi ko, kaya paano yun? Dapat dinimanda niyo yung doktor. Eh wala na ako, patay niyo eh. Ilang taon na ako noon, nasa 20 plus na ako noon. So ganyan, paralyzed pa rin po? Oo, ganun pa rin. Pero anong pa, bata ka pa po? Galaw po. Ah, bata ka pa po noon? Oo. 4 months baby. So ano pa talaga? Nagbe-brace na ako noon. Opo. May kinakabitan ako ng brace, ng araw. Kaya lang, siyempre, yung nanay, ayaw niya nakikita ng nasasaktan ng anak, masakit yun eh. Mm. Brace, iuunat yung paa mo, pigil, sakit. Oo. Kaya may hinahirapan. Pinatigil ng mother ko. Kaya ito, nakagagalaw ka rin talaga dahil. Nakagagalaw naman ako, tinrain nila ng kumilos mag-isa, opo. Maligo, maglinis, magugas ng puwet, or whatever, ganun. Mm. Kaya sa akin, noon nga hindi ako nag-wheelchair. Umagapang ako. Kasi kayang-kaya talaga. Kasi tingin ko sa naka-wheelchair, parang ano, walang silbi. Opo. Parang naano yung sarili ko na ayaw kong mag-wheelchair, parang wala kang silbi. Mm-hmm. Lately lang ako nag-wheelchair. Mm-hmm. Nung nasa age of 27, mm-hmm. binigyan ako ng brother ko. Actually, yung wheelchair ko pa nung araw, bulldog, malaki. Mabigat. Mm-hmm. O yun lang. Tapos,
Tapos yun yan. After pandemic yun, ano yun, yung sis na yun. Oo, yung sis na to. Ganun ang nangyari sa akin na until now, yun, bigat yung pakiramdam ko, hindi ako makakilos ng gusto ko ng normal. Mm-hmm. Bigat ang pakiramdam. Kaya yun ang isa sa mga problem ko. Na sana nga ka po, merong gamot man lang. Mm-hmm. Na para ma-destroy niya yung sis na hindi na kailangan operahin. Kasi ayoko din naman eh. Dahil sabi rin ng ate ko, delikado kasi spinal. Mm-hmm. Spinal iga yan. Pag yan, na-damage yan. Ina-damage yan, kahit ano, ulit-ulitin ang opera mo, hindi na magagaling yan. Hindi na nila maibabalik yan. Saka isa pa, hindi din nila alam kung may ma-damage sila. Mm-hmm. Di ba? Kaya, etong titiis na lang. Kaya, pero wish ko sana, na bigyan ako ng gamot para ma kahit pa paano mabawasan yung ano ko yung sis sa pain naman wala naman akong gaan nararamdaman na pain kundi mabigat lang ang pinaka pain na masakit nga pala nung dito lang na umano yung jump at tumigas. Mm-hmm. Tumigas siya kasi yung dumi ko pala. Madudumi pala ako nun. Hindi ko alam. Talagang antigas. Naibutan ako sa labas. Sa vista mo lang ako nun eh. Oh. Kaya dali-dali ako umuwi. I keep on praying talaga. Sabi ko, Lord, inyatan mo ako. Sabi ko, kung kukunin mo ako, wag sa ganitong paraan. Mm-hmm. Sabi ko, ayoko. Ihatid mo muna ako sa bahay. Awa naman ng Diyos, nakarating ako, nagpaghiga ako rito, umiga agad ako. Paghiga ako, pinilit kong mag-dispose. Yun, nung na-dispose naman, praise God, na okay naman yung pakiramdam ko. So, doon lang pa na-discover ko na doon lang pala yun. Oh, so, nothing to worry pala dahil doon lang. Kaya lang, tumigas siya eh. Tapos pati, para bang yung hangin nung sa tiyang ko, parang gustong umakyat. Mm-hmm. Kasi nararamdaman ko yung ano eh, yung bigat, tapos parang hindi akong makahinga. Oo, parang hindi akong makahinga. Yeah, thank God at ito, buhay pa ako. Kausap niyo pa ako. Mm-hmm. Ito lang actually nangyari. Nung ano may, Saturday night. Mm-hmm. Ano tapos, ano na lang, kina-catheter na lang po kayo oh, kasi pina-check ka nakaraan kasi hindi ka makaihi po. Oo, nagkaroon ng emergency nung ako nung a few months ago. Opo. This year din, a few months ago, patakbo ko sa emergency kasi hindi ako maihi. Ayaw lumabas ng ihi ko. Mm-hmm. So, sabi ko, di ba to? Sabi mo naman talagang, ano pa yon ang madaling araw. Oo, nang nangyari. Madaling araw, tinitiis ko na. 1 o'clock in the morning, ang natatandaan ko lang, main ako ng bagoong. Mm-hmm. Kasi masarap yung bagoong. Saka nilagan talong. Masarapan ko. Oo, yun. Hindi ako mai. Yun na pala yung huling ihi ko sa hindi nakakatheter. Oo, na without catheter. Yeah. So, yung nakakatheter na. Mm-hmm. Nakakatheter na ako. So, sino naman po nag-aalaga sa inyo? Dahil ganyan po yung sitwasyon niyo po. Nanay ng anak ko. Mm-hmm. Lali, you're separated na kasi. Opo. Oh, kaya, pero we're in good friends naman. Mm-hmm. Oo. Yeah, siya yung at least na alagaan po kayo. Pansamantalang nandito sa Estasia. Siya yung nag-aasi sa akin. Kami kaya siya yung luluto. Lalaba. Tapos ito ng mga anak ko, kahit bata, tutuwa ako kasi marunong siya mag-aasi sa akin. Mm-hmm. At 9 years old, nag-aasi na siya sa akin. So, Tay Joel, sino po nag-ano sa inyo, nagbibigay ng financial support. Ano niyo po, support?
sa financial support, isang kapatid ko lang. Kapatid niya po. Oo, pero hindi rin bihira rin kasi maliit lang naman ang kita niya eh. Hmm. Kaya kung ano na yung kaya niya ibigay, yun lang ang pinagkakasya ko. Hmm. Ano? So, kasya naman po yung pang-araw-araw niya, yung ano. Eh, kulang talaga, pero kinakasya na lang. Oo, ganun. Kulang na eh. Kung natutusin, kulang. Mm-hmm. Kaya, ayun, ganun. Pinagkakasya na lang. Mm-hmm. Actually, itong bahay na to, hindi naman sa akin to. Opo. Bali, parang caretaker lang ako rin kami nung pamangkin ko. Mm-hmm. Kaya kami nakatira dito. Bali, sagot niya yung ilaw tubig. Yun ang bali. Sa pagkain na lang, na lang ang pinagkakasya namin. Mm-hmm. At least pinatira po kayo dito. Mm-hmm. So, paano po yan? Yung mga baon ng anak niya po? Diyan sa... Iaawas ko na lang sa padala nung kapatid ko. Sa pagkain niyo po? Sa pagkain, dinidivide ko lang. Sinisingi ko lang siya. Saka sa public naman siya. Mm-hmm. O kaya mura lang ang gastusin. Opo. Sa ngayon. Opo. Sa ngayon. Mm-hmm. Pag umuulan, hindi ko siya pinapapasok. Mm-hmm. Kasi dun sa school niya, mga baha. Mm-hmm. Sa pagpasok. Nakakatubig. Mm-hmm. So ano po nararamdaman nyo ngayon, Tatay Joel, na ganyan yung sitwasyon nyo, tapos may mga isipin pa po kayo, lalo na po sa anak niyo po? Eh... Mahirap yung ano yung sitwasyon. Mahirap. Nauna, lalakasan ko lang loob ko para iisip ko lang yung mga solusyon kung paano gagawin. So, nanghihiram ba lang ako sa mga ibang kaibigan ko. Tingnan, nababayaran ko naman. Kahit pa paano, matagal lang nga. So, if ever pupunta dito yung Uniteam Calusugan na doctor po, so okay lang po ba sa inyo na ma-check din po kayo? Ay, oo naman. Salamat naman. Mm-hmm. Oo. Actually, yun nga iniintay ko, yun nga pinipray ko, yun sana merong gamitin si Lord na tao, na siguro ikaw na yon, na para ma-check up talaga ako. Opo. Oo, kung ano talaga to. Actually, kung ano-ano pumapasok sa isip ko, kung ano to eh. Kasi biglang nangyari. Wala akong walang symptoms na ano, basta unti-unti na lang akong ano eh. Na saka mabilis yung pangyayari. Nawala ng power, ng lakas yung pa ako. Hirap ako umakyat sa sasakyan ko. Then after noon, hindi ko na kaya talagang umakyat sa sasakyan. Hirap na ako pati sa wheelchair. Hirap na ako. Eh, ayoko naman nung nakahiga lang lagi. Ayoko nung hindi ako sanay ng ganun. Kahit na PWD ako, hindi ako sanay ng kaupo ka lang, yun lang ang gagawin. Ayoko. Pero hindi naman po kayo kinukulang sa mga pagkain nyo, sa mga needs nyo. Eh, sabi ko, sa pagtitipid na lang yun. Opo. Oo, sa way ng pagtitipid naman. Awa naman yung Diyos. Mm. At paano, mabubusog pa rin kami. Mm-hmm. Yun. Tis-tis lang ha. Opo. So, pa-follow up ka namin ng mga doktor po ng Uniteam Calusugan. Okay. Para oo, mabisita ka po. At syempre, kung ano po talaga yung kalagayan nyo or yung diagnosis nyo po. Salamat na marami. God bless you. Thank you po sa mga doktor na at na may ginintuang puso sa pagtulong nyo sa akin. Salamat po. So ano masasabi nyo po tayo sa mga viewers natin? So, malay nyo, may magbibigay ng tulong po sa inyo. Eh, ako lalo po, na sa financial. Opo. Bahala na po kayo kung tulungan nyo ako. Maraming salamat yun.
kung ano po yung nakakayanan nyo lang. Salamat pong marami. Ilang po ang masasabi ko. Sa hirap po ng buhay ngayon, alam ko halos lahat din naman ng tao, hirap sa buhay. Kaya kung anong makakaya nyo, salamat. Tatanggapin ko po ng maluwag sa aking kalooban. Matulong nyo. Blessing. At si Lord na lang ang bahala sa inyo po. Magbalik. Yun. So, maraming salamat po, Tay. Thank you. Okay. Sana gumaling na po kayo. Oo, sayang. Yun lang ang hiling ko eh. Gumaling lang ako. Mawala para makalakad-lakad na po para kayo. Para maging normal ulit yung buhay ko. Opo. Thank you po. Salamat po.